Morning guys! It's another Sunday na naman. At day off ulit. Babagahe ako ngayon kayo, hindi muna ako mag-charge. Ulan naman! Lakas ng ulan. Ang aga-aga pa umuulan. Ayan guys. Labas na tayo. Pero may ambon pa ng konti. Ito ako guys, bibili ako ng truly kasi papabili yung kapatid ko kasi pag mamamalik na ako, wala kasi doon sa amin. Ah. And this one too. Nandito ako sa MTO. Pwesto ako dito sa MTR. Ayusin ko lang to kasi nagkagulo-gulo para diretso na ako dito sa Shopee. Shopee na ako makapagas. Bumili ako na ito para sa nanay at tatay ko. O, banti, 65. Mas mura kasi sa listing sa akin. Ayusin ko lang to guys. Ito yung mga pinamimili ko. Basta ko na lang. Pinagpapabili kasi yung kapatid ko, mabili rin pala ang shoppers. Para medyo pansin. Para nabuhaan lang sila kapatid ng bakas ko. Mayroon sila. So, ready to MTR na guys. Ang station lang naman mula dito doon sa kung saan ako magpapaks. Ang dala-dala ko. Thank you.
soya, yung mga ano na yun. Ito kami dito. Ito po yung mga storage kasi dito ng tatlong strike truck. Mag-treeman na po yung kaya kailangan. Tingnan pa ni Kuya kung nandito yung nadala na yung ayun, ayun sa akin. Sa dalawa, isa na lang. Kasi tatlong striped bags yun. Tatlong storage ako dito eh. Tatlong striped bags. Ito yung gawa eh ng mga OFW ay isang pangyayon. Yung magpapapackage para ipadala ako sa Pilipinas. At yung iba naman ay sari-sari ng electronics. Sa ilalim ng tulay. Marami kami dito kasi ang dami talaga ng tapak. Ganito talaga yung ewan ko ba sa pag dito sa Hong Kong. Walang linggo dito na hindi nagpapak. Talagang punuan talaga pag linggo. Dahil yung ibang mga kababayan natin ay mahilig din sila magpak. Magpapadala ng mga package sa Pilipinas. Kaya ako naman kasi natatapos na rin yung kontrata ko. Kaya ngayon lang talaga ako nagpa-package talaga. Ang hirap pala talaga mag-package. Maganda pala mag-box ka. Yung talagang pag malamit ang panahon, pag winter, kasi sobrang init. Grabe talagang ang hirapan ka huminga sa sobrang init. So, wala kang choice kasi hindi sana muna ako magpapak ngayon kung hindi lumipat yung mga amo ko. Kung sinabi na sana ng amo ko na nilipat sila ay doon lang din sa malapit lang banda, sana ay sa pag-uwi ko na lang. Kaso lang, hindi naman nila sinabi na saan ba yun? Hindi naman nila sinabi kasi na yung nilipatan nila ay doon lang din. Kaya tuloy, napapadubli tuloy yung box ko kasi ang gusto kong mangyari. Isang beses lang ako magpadala kasi sa totoo lang, lalo na nag-iisa ako, mahirap talaga magpabox, mahirap mag-i-impact ka ng mga gamit, magbalot-balot. Basta mahirap magpabox, lalo ngayon napakainit ng panahon. Tsaka, magastos din magpabox. Hindi naman pwede. Ito naman mga pinapadala ko, mga, hindi naman ito mga bago. Kumbaga, dinagdagan ko na lang ito ng mga para sa ikakakuha doon sa mga sa magre-receive nitong box ko. Alam mo na, yung mga mahal natin sa buhay, para naman matuwa sila. Kasi ito bininito ko sa dispensary, yung parang butika dito. Kasi mas mura dito ang mas mura ang bilihan sa dispensary ng mga milk, ng mga dispensary dito, yung butika yung kung bibili ka sa supermarket. Compare mo yung price, mas mahal talaga sa loob ng supermarket. Pero yun sa mga tulad nito, nabibili mo lang ito ng 88 doon. Compare sa supermarket, siguro mga 100 na rin nalito. Para sa nanay at tatay ko, saka sa doon, sa mga nagagatas. So ito lang naman yung nabili ko talaga. Tapon lang yun. Baka piniwalag yung matapon pa yung expect mo na talaga yung mga tapon-tapon lang. Ang hirap pa. Hindi pa ako nakapagdala ng bolpe, ng gumping man lang. Sarad na ito. Ito, lotion. 25 lang yan sa loob ng dispensary. Kung saan ko binili yung milk. Talaga doon kasi pag sa supermarket mahal talaga kahit yung mga amo ko
doon sila bumibili pang mga toiletries, mga shampoo, mga lotion sila mga except lang pag mga meat, pag namimili kami yung mga meat. Bumili rin ako nito, isa lang. Chicken powder. Alam mo naman, di nawawala sa kusina. Ikaw isa. Alam mo naman, sa kusina siya. Talagang mahilig. Mahilig sa mga may lasa. May lasa. Parang madisarap na rin sa amin. Bumili rin ako ng mga perfume. Para sa mga kapatid ko. Sa minis. Binili ko ito nung nakaraan yung unti-unti ko para hindi. Kasi mura lang yung mga perfume sa minis. Para sa ikakatuwa naman nila. Sabi ko pag-uwi, hindi na ako magpapasalubong. Ito na yung mga pasalubong. So, ito siya guys. At yung isa sila. Ang nilalagyan ko na ng mga kamayan. Ilalagay ko siya dito since na yung mga damit-damit ko dito. Kasi may mga gamit pa kasi ng kapatid ko dito na iniwan niya sa akin nung nandito pa yung kapatid ko. Iniwan niya kasi sa akin yung ibang mga gamit niya kaya pinapadala ko naman yung sila. Kasi uwi na nga ako. Tatapos na rin yung kontrata ko ilang buwan na lang. Awan ng Diyos. Lalagay ko siya dito sa mga damit-damit niya para makupiktahan siya na hindi siya na pagkat pinatapon-tapon nila. Bumili rin ako nito, sunscreen. Ano naman, sa mahal kong ano, mahal kong kapatid na ma-archie. Kaya, alam mo naman, pang protect sa mukha natin kaya sa sobrang init ng panahon. Natapos din yung araw ng bagahe ko. Day of Calvary. Ang sungit pa ng in-charge doon sa ano, doon sa Ifrite. Nasusungitan ako. Hindi lang nasabot agad nakasigaw. Bakit kailangan mong nakasigaw ka? Bakit bingi ba ako? So tapos na yung bagahe ko. Nandito naman ako ngayon sa park. At dahil sa sobrang pagod ko, dito na ako magpapahinga. Dito ako maglalatag. So, nandito na lang muna ulit ang video ko na to. Until on my next video. Bye-bye!